Hi, welcome to Tagat Toronto, where you'll find the streets of Ontario, foods, paintings, different places, and many more. Hi guys, samahan niyo ako magluto ngayon. Ito ang ating mga putahe. Ayan. Meron tayong ito. Ito yung ating rotisserie chicken. Ayan, luto na yan. Hinimay ko lang siya. Okay, ito yung ating pansit canton. At ang ating parsley para pamasarap. Ang ating parsley. Saka bawang. Ayan. Lagyan natin isang malaking sibuyas. Laki ng sibuyas. Ayan. At saka itong ating carrots. Mga baby carrots ang gagamitin ko. Okay. Ayan, makapansin nyo, binago ko yung style ng pagkakat ko ng bawang. Kasi tinry ko naman itong ganito, yung manipis na mabilis. Ayan, parang robot. Ayan, ang ating pagkakat ng bawang ngayon. Hindi ko siya inisimas ng mallet kasi susubukan yung ganitong manipis lang. Tapos saka natin siya i-dice. Ayan, ganito pag-dice. Sige pa. Tad-tad pa. Tad-tarin natin yan. Ganyan. Ang pag-tad-tad ng bawang. Ang napakabilis. Ayan. Maganda sa bawang. Pagka maraming bawang doon, maganda sa puso yan. Maganda sa puso. Kaya hindi nadamihan ko ng bawang. Kasi palagi ako in love. Ito ang ating sibuyas na malaki. Tanggalin natin yung balat yan, ganyan. Mabilis pagtanggal ng balat. Ito sibuyas ito, hindi ko siya i-dice. Bali kasi pagka nagluluto ko ng pansit, ganyan lang. Ayan. Parang kailangan pahaba palagi yung mga sangkap. Pahaba lang palagi. Kaya hindi ko kailangan i-dice ito. Kasi yung pansit, pahaba yung pansit, diba? Yan, ganyan, pahaba. Ganun din itong carrots. Puro pahaba lang ng ganyan, manipis na pahaba. Ayan, mapansin yung pagkapansit ang niluluto. Ganyan yung mga sahog. Puro pahaba rin, no? Ayan. Ayan, ganyan ang paghihiwa. Tiyagaan lang ang pag-prepare ng mga sangkap. Kasi, ayan, ganyan. Ang matagal kasi ang ganyan pag-prepare. Pero pagka yung nakaprepare na lahat, madali lang magluto. At saka itong paghihiwa, sanayan lang yan eh. Tsaka tiyagaan, matiyaga ka dapat. Pero yung iba, pagka bara-bara na lang, Ako hindi, ginaganyan ko talaga yung manipis yan. Pino talaga dapat, tsaka yung shape, minimaintain ko yung shape ng kung ano yung sahog na. Para maganda yung presentation din. Lalo sa pansit, pag pansit ang niluluto ko, yan, puro pahaba din. Mga sangkap. Okay, tiyagaan lang. Ganun din ang pagkain naman, tiyagaan ang pagkain. Ayan. Konti na lang sa carrots. Maganda sa carrots, Ito raw, maganda sa mata. Tsaka yung palang mata, dapat araw-araw mo rin i-exercise. Hindi lang yung mga muscles mo tsaka mga joints, pati mata rin. I-exercise mo rin tuwing umaga, ganun, pagkagising. Ayan, pinipino-pino ko ng konti pa yung mga carrots. Ayan, ito naman ang ating repolyo. Bihira kaming bumili ng repolyo actually. Bumibili lang ako ng repolyo pagka ganito magpapansit. Pero bihira kaming magpansit. Kaya misal ako bumibili ng repolyo. Ayan. Ang repolyo ganyan, manipis lang din. Pagka inopen mo yung pahaba yan. Okay. Ganyan na paghiwa ng repolyo. Tinanggal ko nga pala yung gitna niyan. Yung gitna niya tanggal ko yan ganyan. Kasi matigas yun eh. Matigas tong gitna niya. Kaya tinatanggal ko yan. Pinaka nga ubod. Ubod ng tigas.
Yan, ganyan lang hiwa ng repolyo. Tanggalin mo natin itong itong gitna. Okay. Tinanggal ko na yung gitna. Yan, ganyan lang yung size ng paghiwa ko ng repolyo. Yan, ito naman ang ating ano, kinchay or parsley. Yan, maganda tong kinchay sa pansit kasi ano to, yung parang nagbibigay ng amoy din at saka maganda, ano, kailangan ng katawan natin itong kinchay. Yung parsley. Maganda ang parsley sa ano nga pala, sa kidney stone. Pagka meron kang kidney stone, yun, nagpapalambot siya ng mga bato-bato sa loob ng kidney nyo. Ilalagay natin ng konting-konti lang na mantika. Sesame oil ang ginamit ko dito. Ayan, kalat natin para hindi dumikit yung ano, gigisa natin. Kasi hindi masyadong gumagamit ng, ano, ng mantika. Ito lagyan natin ng paminta. Ihalo natin paminta at gisa. Paminta, sibuyas, bawang. Ayan, halo-halo na sila dyan. Okay. May natin ating kawali. Lagay na rin natin itong ano. Itong manok na to, luto na to. Ito yung rotisserie chicken. Hinimay-himay ko siya. Kaya ano, sandali lang natin lutuin to. Mabilis lang to. Kasi luto na yung ano, luto na itong manok. Okay. Tsaka yung manok to, may lasa na to. Rotisserie chicken to galing sa supermarket. Naka-ready na siya. Kaya maganda rito pagka hindi nyo na subayon ang kainin yung rotisserie chicken. Pwede nyo himayin. Pwede nyo ilahok sa ano, sa pansit, ano, sa ginisa, yan, para hindi masayang. Kasi minsan nag-asawa yung mga batang kumain ng ano, rotisserie chicken. Kaya natitira. Yung ginagawa ko, inihimay-himay ko. Ganyan. Ayan, mainit na. Pwede natin lagay ng ano, lagay natin, iba natin sa hog. Yan. Yan, itong karos. Ito yung karos ko nung mahaba. Mahaba ang pagka-cut. Tsaka maganda rin sa carrot, ano, maski hindi masyadong lututo, pwede mong kainin. Medyo matamis-tamis yan. Ngayon nagpabigay ng tamis sa pansit. Ayan. Malapit na tayong kumain ng pansit. Pansit Canton. Pansit Canton na masarap. Lagyan natin itong mga itong repolyo, ang dami, di ba? Pero pagkano kasi yan, pagka na luto yan, nagko-compress yan, lumiliit yan, lumilipis yan ano, yung repolyo. Pwede natin ilagay lahat yan. Ito, lagay natin yung, ano, yung kinchay natin, parsley or kinchay. Nagbibigay ng lasa, masarap na lasa, tsaka amoy ang kinchay. Yan, tsaka maganda ang kinchay sa katawan. Ayun. Konting halo lang. Ayan. Lagyan natin ng konting ano pa dito. Para mamaya ma-absorb niya. Ayan. Halo pa. Ayan. Lagay pa natin itong lahat ng repolyo. Kasi ang dami niya. Pero pagka naluto yan, actually kakukonti yan. Malalambot siya nila. Magpa-flat siya. Pa-flat yung repolyo. Ayan. Ngayon, lagay natin itong ating kanton sa ibabaw. Itong kanton, matigas to eh, di ba? Pero pagka nalagay ng moist ng ano, ito mo, hindi siya, ipapress ko pa siyang ganyan. Pagka nag-moist yan, yan, lalambot yan. Yan, lumalambot na siya. Ano, lagay natin ng konting ano, Worcestershire na sauce. Itong ano, Worcestershire sauce, ano to, nagbibigay nito ng sarap, ng lasa. Soy sauce lang to, pero ibang klaseng soy sauce. Ayan, budbud pa natin dyan. Para mas masarap. Okay. Haluin natin. Medyo nagmo-moist na siya, lumalambot na siya, diba? Ang masarap pagka maraming gulay, yung gulay niya mismo nagbibigay ng lasa, ng nam-nam sa pagkain. Yung juice niya. Ayan.
konting halo pa. Hanggang sa ma-absorb ng ating kanton yung ano, yung juice ng vegetables tsaka ng meat. Ayan na, nagmo-moist na siya. Oh. Konti pa ang kalat. Kinakalat kong ganyan para ano. Malumambot na siya. Oh. Malambot na yung kanton. Oh. Dahil sa moist ng vegetables tsaka ng meat. Ayan. Ang daming meat. Kukunti yung pansit. Nawala yung pansit. Hindi makita. Ayan. Ayun. Juicy na siya. Eh nang ano tayo yung repolyo, di ba? Parang hindi rin masyado marami. Lumambot siya, nag-mix siya do sa nag-blend siya do sa ano, sa ibang ingredients. Kanina mukhang parang ang dami ng repolyo, no? Kasi isang buong repolyo yan. Hindi lahat ko, pero tenyo nag-blend siya do sa ano, sa pansit. Kaso nga lang, yung pansit, hindi makita. Kukunti yung pansit. Pero ganyan talaga ako magluto ng ano, pansit kanton. Ganun yung ratio niya. Kunti lang yung pansit kanton, tapos ano, marami sahog. Ayan. Ayan, malapit na tayong makaluto ng ano. Malapit tayong kumain ng pansit kanton na masarap. Ayan. Konting-konti na lang. Malapit na. Konting halo pa. Umuusok-usok. Yan yung ano, nagpapalambot yung usok, yung moist ng ano, ng vegetables tsaka ng meat. Yan, yun ang na-absorb siya ng ano, ng kanton, pansit kanton. Ayan na ang ating masarap na pansit kanton with rotisserie chicken. Okay, kain na tayo. Sarap-sarap. Juicy siya. Biro mo kanina matigas siya, no? Ngayon na, lumambot yung pansit kanton. Umuusok-usok pa. Yan, ganyan lang kadali lutuin ang pansit kanton. Mas maganda pagka meron kayong rotisserie chicken kasi luto na yung chicken. Hihimay na lang. Ayan, ang ating masarap na pansit kanton. Kain na na! Medyo manghang to kasi dami ko nilagay ng paminta. Pero gusto kasi yung ganun ay maraming paminta. Ayan. Ang ating pansit kanton na masarap. Maraming salamat! Hi! Please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button so that you will receive an automatic notification. Thank you very much and always take care.